جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. Lahat ng papuri ay para kay Allah lamang. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling sugo ng si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang sahaba at sa lahat ng sumunod sa kanya. Ang kahalagahan ng panahon o oras sa isang tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran sa surat Al-Asr, ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sa ngalan ng Allah ang mahabagin ang maawain. Wal-asr, Allah subhanahu wa ta'ala ay sumumpa sa panahon, sa oras. Innal insana lafi khusr, katotohanan, katiyakan na ang mga tao ay nasa pagkawasak at talunan. Illal ladhina amanu, maliban na lamang kung sila ay naniniwala at nananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aminus salihat, at sila ay gumawa ng mabubuting gawa. Wa tawasaw bilhaq, at sila ay nagpayuhan sa isa't isa ng katotohanan. Wa tawasaw bisabr, at sila ay nagpayuhan sa isa't isa na maging matiisin. So mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang kahalagahan ng panahon ng oras sa isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumumpa sa kanyang nilikha na ang panahon, dahil ito ay may kahalagahan sa mga tao. Ang panahon man ito ay umaga at gabi, ito ay may kahalagahan at ito ay patunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay dakila. At ang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nararapat lamang na sumumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa kanyang nilikha. Sa kahit ano pamang inilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairi la faqad ashrak aw kafar. Sino-sino ang sumumpa sa iba, siya ay nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may karapatan na sumumpa sa kanyang mga nilikha. At ang tao ay nararapat lamang na sumumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang panahon ay may kahalagahan sa mga tao, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao ay nasa dalawang kalagayan. Sila ay talunan o sila ay magtatagumpay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusr, katotohanan ang anak ni Adan, ang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga tao ay nasa pagkawasak at talunan. Ibig sabihin, kung may talunan, mayroon ding magtatagumpay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging magtatagumpay lamang ay ang apat na katangian na ibinanggit niya sa Suratul Asr. Unang-una, illal ladhina amanu, maliban na lamang kung sila ay naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang silbi ang pagkatao ng isang tao dito sa mundo kung wala siyang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iman, ito ang tinutuo ng ating kalooban at sinasabi ng ating dila at pinatutunayan ng ating mga gawain sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kagustuhan at sa kanyang mga batas at pag-iiwas ng kanyang mga ipinagbabawal. Pangalawa rito, kung ikaw ay may paniniwala sa iyong puso, kinakailangan ikaw ay gumawa ng mga pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aminus salihat, ang pangalawang katangian, ikaw ay gumawa, sila ay gumawa ng mga mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa na ito ay mga ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga wajibat. Ito ang sala, ang hajj, ang pag-aayuno at iba pang mga ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang iba pa dyan ay narapat din ikaw ay umiwas sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala.
So dalawang bagay na ito. Hindi lamang ang ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay narapat din na iyong iwasan. Watawasaw bilhaq, pagkatapos mong gumawa ng mga gawain at narapat na ikaw ay mayroong kaalaman, nag-aral sa pananampalataya Islam, sa kaalaman patungkol sa Islam, kinakailangan ikaw ay magdaawa, ikaw ay magpalaganap ng ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Watawasaw bilhaq, pangatlo, kayo ay nagpayuhan sa katotohanan. Ha, nagpayuhan sa katotohanan, nagpayuhan ng sa isa't isa ng pawang katotohanan lamang. Ito man ay pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala o mga kaayang-ayang mga gawain na ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa mga wajibat at babala sa mga gawaing ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-apat, mga mahal na kapatid sa pananampalataya Islam, ilal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, at sila ay nagpayuhan sa isa't isa sa pagiging matisin. Ang pagdadaawa ay kinakailangan ng mayroong sabar, pagtitiis, maging matisin ka. Ang paggawa ng mga mabubuting gawa katulad ng pag-aayuno ay kinakailangan ng sabar. Lahat ay kinakailangan ng sabar. Ikaw ay kinakailangan na maging matiisin sa lahat ng iyong mga gawain. So ang apat na ito, mga mahal na kapatid sa pananampalataya Islam, ang nasa huli niya ay kinakailangan ikaw ay maging matiisin. Dahil kung wala sa iyo ang pagiging matiisin, ay hindi ka kabilang sa apat na katangian na ito. So mga mahal na kapatid sa pananampalataya Islam, tanging apat lamang ito ang magiging matagumpay dito sa mundo, ang lahat maliban dito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fikus, sila ay talunan. So mga mahal na kapatid sa pananampalataya Islam, ang panahon, kinakailangan pahalagahan natin. Hindi natin alam kung kailan tayong kukunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mabibilang lamang ang mga oras natin dito sa mundo, papahalagahan natin ang ating panahon sa paggawa ng ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, nang sa gayon tayo ay magtagumpay sa kabilang buhay. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.